Marcos 8, 22 hanggang 25. Ayan po, Marcos or Mark chapter 8 verses 22 to 25. Tayo po'y mag-aaral at basahin ang salita ng Panginoon. Praise God. Pagdating nila sa Bethsaida, may mga taong nagdala ng isang lalaking bulag kay Jesus. Nagmakaawa sila na kung maaari ay hipuin niya ang bulag upang makakita. Ano po nangyari? Kaya inakay ni Jesus ang bulag palabas ng Bethsaida. Pagdating nila sa labas, dinuraan niya ang mga mata ng bulag. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay niya sa bulag at saka nagtanong, "May nakikita ka na ba?" Wow! Tumingala ang lalaki at sinabi, "Nakakakita na po ako ng mga tao, pero para silang mga punong kahoy na lumalakad." Kaya muling ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa mata ng bulag. Pagkatapos, tumingin ulit ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Huling verse, bago siya pinauwi ni Jesus, ay binilinan siya, "Huwag ka nang bumalik sa Bethsaida." Wow! Tayo po yung manalangin, mga kapatid, sa gabi ito, isang magandang pag-aaral. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Kami po'y iyong sinamahan at ginawang posible ang gawain ito, ang aming Midweek Bible Study. Salamat sa mga tao ngayon, nanonood, nakikibahagi, at hanggang matuto, hanggang maglingkod sa inyo, hanggang makinig ng iyong salita. Mangusap ka, magturo ka, magpala ka, gamit ang iyong lingkod. At sa huling gawain ito ngayon, taong ito, naway maraming pagpalain sa mensaheng ito. Oh, use my tongue, use my lips, Lord, and bless someone tonight, in Jesus' name. And bless this rest of the evening and the rest of the day and the remaining day of this year. And give us a great year next year. Salamat po. Anoint your servant, O Lord. Give us victory tonight in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Let us all say, Amen. Ayan. Alright. Palakpakan tayo sa Lord. So, comment, chat. Nag-aantay ako. Nag-aantay ako ng palakpak. Ayan. Nag-aantay ako ng comment. Ayan. Wala po bang video? Malino naman po. Kita ko naman po sa Facebook, nakikita ko. Ayan. So, try nyo po i-close lang, i-open. Yan. Baka maging okay na po yan. But right now, mga kapatid, I want you to understand the very great message of the Lord right now before we end 2020. Alam ko, napakabigat ng 2020. Maraming nangyari sa atin, whether good or bad. A lot of things happened this year. But right now, I want you to remember or to realize this message. The title of this message is PaUnti-Unti. Kaya po, dito napaka-unti, napakaliit talaga ng sinulat ko. PaUnti-Unti. Ayan. Bakit kaya PaUnti-Unti? Pag-aral natin ngayong gabi, alright? Question. Sino dito, mga kapatid, yung kaparehas namin nung bata kami, no, sa pamilya ninyo, eh meron kayong pader sa bahay, no, yung sukatan ng tangkad o height. Ayan, ganyan kami nung bata sa bahay namin, meron kami mga guinuguhit kung gano'n kami katangkad. Ayan, kada taas to, sinusulat namin yung ano yung height namin. Ganon kami nung bata. At makikita mo guhit, iba-ibang guhit, ilang anong buwan, anong taon. Ayan, sobrang dungis nung pader namin dahil sinusukat namin yung height namin. Ayan. So sana ganun din kayo. Ewan ko kung ganun kayo, pero kung hindi, okay lang din. Hindi naman nasira childhood niyo, no? Pero for the most part, mga kapatid, hindi ko napansin yung pagtangkad ko. Kasi una, hindi po ako matangkad. Joke lang. Ayan. Pero pangalawa, hindi din ganun kalaki yung pinatinangkad ko. Ayan. Kaway-kaway sa mga Smurf dyan. Ayan. Kaya sa bagong taon, tumanong tayo. Biro lang mga kapatid. Pero kaya, hindi ko gaano napansin yung paglago o pagtangkad ko, mga kapatid. Kasi, paunti-unti lang ang paglaki ko. Ah, kahit mga bata ngayon, no? Aming anak si Cholo, pag sinusukat namin, hindi naman ganun kalakihan yung pagtangkad niya. Pero nakikita mo lumalaki ang bata. Meron pang guhit sa pader namin na ayun, may date pa. Ayun pa, may date pa siya dito, no, sa kwarto namin. Minsan di mo mapapansin, lumalaki pala ako. Yes. Opo. Lumalaki ka. Paunti. Unti lang. Which I think ganun din tayo sa pananampalataya natin bilang isang Kristiyano. Bakit kanyo, mga kapatid? Kasi sa tingin ko, ito yung malungkot na katotohanan na naman, mga kapatid. Isa sa mga problema natin sa ating pananampalataya, lalo na ngayong 2020, sa taong 2020, ay yung pagkakaroon natin ng maling pananaw patungkol sa pananampalataya. Bakit? Dahil madalas, pag pananampalataya pinag-uusapan, yung isang salitang karamihan sa atin ay inihahantulad sa pananampalataya o sa salitang pananampalataya ay yung salitang ano? Supernatural, phenomenal, or kababalaghan, suddenly, biglaan,
or immediate or agad-agad. Normally, ganito ang tao, no? Well, I'm not against against these words, supernatural, phenomenal, suddenly, immediate. Ang gandang mga salita yan, ang gandang patutuo yan pag ganyan ang nangyari sa inyo. Pero mga kapatid, gusto ko maintindihan ninyo kung itong mga salita lamang ang inyong definition o inihahantulad o inihahambing sa salitang pananampalataya o faith, dito tayo mag-struggle o dito tayo magkakaproblema. Kasi ang hinahanap natin, yung in grande. Ang hinahanap natin, malaki. Ang hinahanap natin, phenomenal. Yung supernatural, yung kakaiba, yung unique, yung maganda ikwento. Ito pa mga kapatid, kaya tayo nag-i-struggle sa ating pananampalataya ngayon ay dahil meron lamang tayong iisang larawan o iilang larawan o pananaw kung ano ba talaga ang pananampalataya. Kaya may ilan ni frustrated sa Diyos. May iba disappointed, iba offended, iba nga tisod sa kapatiran, iba tisod sa akin. Ayan, iba mga kapatid, ibang kapatiran, mas matindi tisod sa church. Bakit mga kapatid? Kasi may maling o may mali. Kasi mali ang ating panukat. Amen mga kapatid, mali po ang ginagamit nating panukat. Gaya namin mga kapatid, yung panukat namin, yung pader. Pader, tapos gagawa lang yun ng ruler, guhit. Panukat namin ng aming paglago, eh yung guhit sa pader. Pero bakit mga kapatid, tayo tumitingin sa isang maling panukat? Ayan, sabihin ko sa inyo, explain ko sa inyo kung bakit, ba't ko nasabing mali ang panukat. Dahil ang mga bagay-bagay, lalo ang pagbabago o paglago natin, ay hindi, ulitin ko, hindi ano, hindi supernatural, hindi phenomenal o kababalaghan, hindi suddenly, hindi rin immediate, kundi mabagal o paunti-unti. Praise God! Hallelujah! Kung naniniwala ka mga kapatid, kung nare-realize mo na ito'y totoo, mag-amin ka dyan, mag-comment ka. I want to hear, I want to see that you are part of this Bible study. Please continue to share this Bible study to someone. Marami pong di nanonood. Nakikita ko ani mga nanonood, mga kapatid, dito sa Facebook, ewan ko sa YouTube. But please, share this video right now and bless someone today. And that's true, mga kapatid. All of us think ang paglago o pagbabago o ang himala ng Diyos ay biglaan. Immediate, agad-agad. O supernatural, o phenomenal. No. It's not always like that, mga kapatid. Hindi lahat, ibig sabihin hindi nangyayari agad-agad yung mga bagay-bagay na gusto mo o inaasam mo o inaakala mo. Gaya ng ano? Gaya ng akala ko, dapat ngayon promoted na ako. Akala ko ngayon, dapat mayaman ako. Akala ko ngayon, dapat sikat na ako. Akala ko ngayon, dapat ginagalang na ako. Akala ko ngayon, dapat may trabaho na ako. Akala ko ngayon, dapat may asawa o jowa na ako. Akala ko ngayon, dapat may kotse o bahay na ako. Akala ko ngayon, dapat may anak na ako. Akala ko ngayon, dapat naaabot ko ng mga pangarap ko. Akala ko ngayon, dapat magaling na ako. Akala ko ngayon, dapat bayad ng utang o bills ko. Pero wala. Kaya nga sana, sa oras na ito, may mga panukat din tayo. Hindi lang ng height o tangkad natin, kasi di ako matangkad, kundi pati ng pananampalataya natin. Brother Chris, Evangelist Chris, bakit kailangan natin ng panukat sa pananampalataya? Kasi mga kapatid, para makita natin, if babalikan natin ang nakaraan, makikita mo na mark by mark, guhit by guhit, line by line, nagmamature ka, nagbabago ka, lumalago ka. Hindi nga lang ing grande, hindi nga lang malaki, unti-unti. Ang importante, lumalago ka. Praise God, oh praise God. The question is, do you really see yourself growing? No? Yan kasi ang tanong eh. Lumalago ka, but do you see it? The problem here is wrong measuring. Mali ang ginagamit nating panukat. Alam kong ayaw mo dyan, mga kapatid, sa kinalalagyan mo ngayon. Alam kong ayaw mo yung sitwasyon mo sa oras nito. Pero kapatid, ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Alam kong hindi naging okay ang buong 2020. Alam kong matatapos ang 2020 na maraming nasirang pangarap, nasirang goal, nasirang dapat pupuntahan, o nasirang mga gusto, nasirang pangarap, nasirang relasyon, nasirang kung ano-ano man. Pero ito ang gusto kong sabihin sa'yo, kapatid. Malayo-layo na din ang narating mo. Ulitin ko yung mga kapatid, malayo-layo na rin po ang narating mo. Hindi nga lang ganun kalaki ang tinalon mo. Hindi nga lang ganun kalaki ang tinangkad. Pero unti-unti, importante lumalago ka, mabagal man o mabilis. Kaya mga kapatid, meron ba tinong gusto magpasalamat sa Lord? Kasi kahit papano, lumalago tayo paunti-unti. Hallelujah! Ako mga kapatid, I believe this year has been painful and struggling for us. It's hard to lose someone. It's hard to lose a daughter, no? Someone that you've been praying for
andyan na sa kamay mo and then nawala. It's not easy. But praise God, unti-unti, God is turning mourning into dancing. Unti-unti, God is changing my pain into joy. Unti-unti, binabago ng Lord lalo ang pananampalataya ko. Unti-unti, lalong lumalago yung pananampalataya ko. Unti-unti, lalo kong iniibig at nakikilala kung sino ang nag-iisang Diyos. Kaya mga kapatid, hanapin mo. Hanapin mo kung paano kumikilos ang Lord sa iyo. This year has been very tough. I know. I cannot deny that. Hindi ko ita deny. May kanya-kanyang kwento. I understand. But right now, remember this. God is working in you mysteriously, little by little, to make you stronger and to give you a lot of blessings in the future. Sabi nga ng Diyos, no, sa mga taga-Israelita sa Deuteronomy 7:22. Sabi niya doon, unti-unting palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan ang mga bansang iyon. Huwag ninyo silang paalisin agad dahil kung gagawin ninyo iyon, dadami ang mababangis na hayop. Diba? Noon pa man, sinabi na ng unti-unti niyang aalisin. Hindi ganun ang Diyos, hindi biglaan. Unti-unti. Unti-unti magbabago ang pamilya mo. Unti-unti magbabago ugali mo. Unti-unti kang babalik na umiibig sa Lord. Unti-unti kang magiinit ulit sa Lord. Unti-unti kang mag-aapoy ulit sa Panginoon. Unti-unti ka ulit lalakas. Unti-unti kang gagaling. Unti-unti kang sasaya. Unti-unting babalik ang kagalakan mo sa Panginoon. Pero huwag kang tumigil. Huwag kang sumuko. Little by little, you'll see, step by step, day by day, one step at a time, malayo din ang mararating mo. Palakpakan muna natin ang Lord sa gabi ito, mga kapatid. At gusto ko din yung isa sa mga sikat na quotation o sipi ng writer ng Lord of the Rings. Kilala nyo ba yon, yung writer ng Lord of the Rings? Ang sabi ni J.R.R. Tolkien, sabi niya, little by little, one travels far. No, ang ganda nun eh. Little by little, one travels far. Oo, paunti-unti ang lakad. Pero malayo din ang iyong mararating. Oh, wow. Kaya ngayon taong ito, alam ko naging mabagal ang taon, naging mabagal ang, actually parang ang bilis nga, diba? Pero marami tayong hindi nagawa. Unti-unti yung mga nagawa natin, hindi natin na-establish yung mga gusto natin gawin. Alam ko pa unti-unti, but guys, you're still going somewhere. You're still little by little reaching your goals. Little by little, you're reaching your goals. Kaya mga kapatid, huwag tayong magulat kung humingi tayo sa Diyos ng himala, pero ang sinagot o binigay niya ay paunti-unting pagbabago. Kung humingi tayo ng himala, ang binigay niya o sinagot niya, paunti-unting pagbabago. Kasi mga kapatid, bago niya ibigay ang himala, may babaguhin muna siya sa iyo. Amen po ba? Ha? Oo, paunti-unti. Pero kung titignan mo, malayo ka na din sa pinanggalingan mo. Hallelujah! Oo nga, paunti. Ang bagal talaga ng taon. Pero mga kapatid, kahit paunti-unti, malayo ka na din sa pinanggalian mo. Tandaan natin mga kapatid, hindi lahat ng himala ng Diyos agad-agad. Ilan sa himala ng Diyos sa Biblia at sa ating buhay ay progresibo. Progressive. Ibig sabihin, they don't happen overnight, but they happen over time. They don't happen overnight, but the change happen over time. Hello? Hindi agad-agad yan. But you will change in time. Just continue and continue and continue. At dun sa verse na binasa natin kanina, dun natin makikita dun sa Mark 8, ang isang halimbawa ng miracle in motion. Yes? What do you mean? Ibig sabihin, a progressive miracle. Isang progresibong himala. Ito din natin, dito din natin makikita ang isang phenomenon. No? Mahilig tayo sa phenomenon. Phenomenon in process. Hindi phenomenal or phenomenon in an instant, but phenomenon in a process. Kaya balikan natin yung verse. Balik tayo sa Mark 8. Alright? Balik tayo mga kapatid. Sabi sa Mark 8:22. Pagdating nila sa Bethsaida, galing na sila sa Bethsaida, may mga taong nagdala ng isang lalaki, lalaking bulag, kay Jesus. Nagmakaawa sila na kung maaari, haipuin niya ang bulag upang makakita. Now, context-wise, ito yung time, mga kapatid, kung babalikan niyo yung buong chapter ng 8, buong chapter 8 ng Mark, ito yung time, mga kapatid, nagpakain si Jesus sa 4,000. Opo, 4,000. Alam niyo ba, trivia, baka din niyo po alam, dalawang beses po siya nagpakain. Isang 5,000, isa pong 4,000.
Oh, nalaman niya. Basahin niya dyan. Meron po nagpakain po siya ng tinapay. Merong 5,000, may 4,000. Yung sa 5,000, 12 tinapay. Dito, 7 tinapay. So, yan, arali niyo yan mga kapatid. Oh, balik na data. 5 tinapay at 7 tinapay. At yung natira nung sa 5,000, 12 basket, doon sa 4,000, 7 basket ang natira. So, imagine, maraming tao ngayon, ang grabing namangha sa ginawa ni Jesus sa pagpapakain niya ng maraming tao. Kaya ito, mga tao ito, lumapit kay Jesus kasi alam nila, gumagawa ng himala. Hello, andiyan po ba tayo? Kaya nung dumating sila para humingi ng tulong, mga kapatid, lumapit sila kay Jesus sa time na alam nilang gumagawa ng himala. Now, mga kapatid, right now, it's hard, no? Kasi we don't see any miracles kasi punong-puno ng pandemya pagsubok. But even in the midst of struggles and problems, you can come to Jesus. Yung pong pinakamaganda, pwede kang makalapit sa Diyos. Now, gusto ko tandaan ninyo ang salitang mga tao. Alright? Sa English po ang ginamit dyan, some people. Alright? Ibig sabihin may ilang mga tao nagdala doon sa bulag. Di naman niya kaya maglakad mag-isa. So may mga nagdala ng tao. Now, bakit gusto ko matandaan niyo yung mga tao o some people? Bakit? Kasi gusto ko makita niyo na may mga tao talaga na naging tapat, naging faithful, naging masigasig, naging masipag sa paglilingkod sa church natin for the past several years, especially this year na 2020 na pabigat, napakahirap, may mga tapat na naglilingkod, nagbibigay at tumutulong. So remember this church, remember this. Gumagamit ng tao ang Diyos para dalin ang mga tao sa Kanya. Gumagamit ng tao ang Diyos para dalhin ang mga tao sa Kanya. Guys, hindi nga binanggit yung mga pangalan. Ang sabi lang dyan, mga tao. Hindi nagbanggit ng pangalan. Pero may mga taong nagdala ng bulag sa Diyos na tao din. Oo, walang duda, si Jesus po ang itinataas at niluluwalhati natin. Kasi siya po yung gumagawa ng himala. Pero gusto ko makita natin, gusto ko mapansin natin mga kapatid sa Biblia na malino na pinapakita ng Diyos sa kanyang mga salita na tayong lahat ay iniimbitahan niyang maging kabahagi ng proseso sa paggawa niya ng himala sa ating mga buhay at sa buhay ng ibang tao. Ibig sabihin ang gusto ng Diyos mga kapatid, bahagi ka sa proseso. Ayaw niyang taganood ka lang. Gusto kanyang imbitahan. Ang sinasabi niya, anak, gusto mo bang makasaksi ng himala? Halika, makibahagi ka. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, gusto kong makita nyo ang mga tao na hindi napapansin pero ginagamit ng Diyos para dalin ang isang matinding himala. Diba hindi binanggit yung pangalan? Pero kung hindi dahil sa mga taong iyan, mga kapatid, hindi madadala ang bulag. Hello? Andiyan po ba tayo? Kaya mga kapatid, gusto kong ma-realize ninyo, God is really using people to bring people to Him. Amen? Kaya, this is a clear evidence that God is inviting us right now to be part of that process. Part of the process of God's miracle. Hello? Sino gusto maging bahagi ng miracle ng Diyos sa oras ito? You want to be part of the miracle? Be part of the process. Come on, serve the Lord. Little by little, just do it. Little by little, fight the struggles. Fight the battle. And remember, you have never lost a battle. Hallelujah. So yun ang patunay mga kapatid, na patunay na talagang tinatawag tayo, iniimbitahan tayo ng Diyos sa na maging bahagi ng proseso. Eto, basahin natin yung versikulong ito. 1 Corinto 3:6. Sabi dito, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Sino siya salita? Si Pablo po. Sabi ni Pablo, siya ang nagtanim, pero si Apollos ang nagdilig. Ngunit, Diyos ang nagpapalago. O diba? Gusto ko makita niyo rito, nailuluwalhati ni Pablo ang Diyos sa versikulong ito. Kasi sinasabi niya, ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Pero mga kapatid, hindi natin pwede ialis ang katotohanan na tayo bilang tao at sisidlan ng Diyos ay ang mga ginagamit niya para magtanim at magdilig. Amen? Ginagamit niya tayo para magtanim at magdilig. Question mga kapatid, gusto mo ba nanonood ka lang? O gusto mo ikaw yung nagtatanim? Gusto mo ikaw yung nagdidilig? Ako mga kapatid, pipiliin ko yung nagtatanim at nagdidilig kaysa nanonood lang. Gusto ko bahagi ako ng proseso. Hindi bidibida mga kapatid, pero gusto mong ibalik yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sa oras na ito, balikan mo. Isipin mo, ilang taon na talaga ang ginamit ng Diyos para makilala mo siya ng gusto.
Amen? Marami yan. Kaya wala makapagsasabi na kayong dalawa lang ni Kristo talaga ang kumilos. Dahil meron talagang mga tao, some people na ginagamit ang Diyos para sa iyo. Kaya itong tanong ko, gusto mo din bang maging parte ng some people o ng iilang mga tao? Ganyang kumilos ang Diyos. Kasi inahanap niya yung mga tao na gustong magpagamit. Eh, lalo na yung mga tao nagsasabi ng ayoko. Totoo yan, mga kapatid. Yung mga taong ayaw magpagamit, sila po ang gagamitin. Kaya kung ayaw niya magpagamit, sabihin niyo gusto niya magpagamit. Eh, biro lang po. Pero mga kapatid, ewan ko sa inyo, pero ako gusto kong maging bahagi ng some people. Kakaunti, hindi nabanggit yung pangalan, hindi kilala. Pero mga kapatid, napakalaki ng ginagawa nila. Why? Dahil for Jesus, serving is not beneath Him. Therefore, leadership is not beyond Him. Ganda nun, mga kapatid. Dahil kay Jesus, ang paglilingkod hindi mas mababa sa Kanya. Pati ang leadership hindi mas angat sa Kanya. He just wants to use you. He just wants to use you as a vessel, as an instrument. So remember this. As a servant, as a child of God, as a children of God, let God use you for His glory, for His signs, wonders, and miracles. Kaya ito ang tanong. Tanong ko sa lahat. Bago ko ilabas yung tanong, please share this link right now. No? Konti pa rin na nanonood. I-share nyo po ito. Ito yung tanong ko, mga kapatid. Anong mas gusto nyo? Posisyon, titulo, o patotoo? Anong mas gusto nyo? Posisyon, titulo, o patotoo? Mga kapatid, hindi binanggit yan pangalan. Walang binanggit na pangalan. Wala din binanggit kung pariseyo. Hindi rin binanggit kung sino itong mga taong ito. Hindi sinabing pastor. Hindi na sinabing evangelist. Hindi sinabing deacon ang nagdala sa bulag. Sinabi lang some people. Tayo lamang ay some people or vessel or sisiglan na ginagamit ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Ako kasi, mga kapatid, gusto kong maging bahagi ng some people. I don't care about the title. Evangelist or youth president or not, mga kapatid. I don't care. I want to collect not titles, but testimonies. I want to collect testimonies, not titles. Oo, pwedeng hindi nyo ako kilala, pero importante, si Jesus ang nakikilala. Oo, pwedeng hindi nyo ako kilala, pwedeng hindi nyo lubos ako kilala, pwedeng galit o maraming naninira sa akin, hindi man talaga nalang ako kilala. But what is important, God is glorified. Jesus is glorified. God is lifted high. Kaya mga kapatid, I want you to realize kung gaano ka-importante sa Diyos. Gaano ka-importante sa Diyos ang makita niya na willing ka. Amen? Nakita ko mga kapatid, ang dami ko ng patutuong nasaksihan. Nakakita ko mga kapatid ng pinagaling na may sakit. Nakakita ko mga kapatid na puspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika. Nakita ko din mga kapatid nakapagpalayas ng demonyo. Nakita ko na rin kung paano gumubay at nag-ingat ang Diyos sa akin personally sa mga disgrasya. So ano ang mga nakolekta ko? Hindi titulo, kundi patutuo. Kung hindi magagandang testimonies o patutuo sa aking buhay. Isa pa ang gusto kong makita niyo mga kapatid, nung panahon po ni Jesus, ang tingin nila sa kanya ay guru or rabbi, no? Teacher, kumbaga, no? At ang mga guru or rabbi noon, nung panahon ng mga Israelita, panahon ni Jesus, eh hindi basta-basta naglilihan siya. Ayaw. Why? Kasi mga kapatid, para sa kanila, kapag may sakit ka, resulta yan ng kasalanan mo. So kaya hindi sila basta-basta nagpapatong kasi baka marumihan sila. Pero praise God! Hindi ordinaryong rabbi ang ating Panginoon. Hindi ordinaryong guru ang ating Panginoon. Amen po ba? Natutuwa ba kayo na hindi ordinaryong rabbi o guru ang ating Diyos? Naniniwala ako mga kapatid, maraming ginagawa ang Lord sa atin. Kaya mga kapatid, I want you to realize, God is different. He's different from the people you've met. He's different from all the things to experience here on earth. Because God is not a man. Amen? Andiyan po ba tayo? Kaya mga kapatid, si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao. Binitawan ang kaluwalhatian sa langit at nabuhay bilang isang tao. Dumating siya dito para hawakan o patungan ng kamay ang pinakamagulo at maduming parte ng iyong buhay. Yun ang mga sirang parte ng ating buhay, yung mga tinatago natin sa mga tao, yun ang aayusin niya. Praise God! Wala pong papalakpak sa Lord sa oras na ito. Yun po ang aayusin ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung mga tinatago mong karumihan, yung mga kabiguan mo, ilaan mo sa Diyos. Yan po ang aayusin ng ating Panginoon. He came to take our mess
and turn it into greatness. Ulitin ko, He came to take our mess and turn it into greatness. Because whatever God touches, He always transforms. Oh my God! Ganda mga kapatid, He came to take our mess and turn it into greatness. Because whatever God touches, He always transforms. Kaya mga kapatid, ako nagpapasalamat ako. Ewan ko sa inyo, ako nagpapasalamat ako. Kasi hindi po ako ng Diyos. Hindi po bastos yun. Hinawakan ako ng Diyos. Kaya ako'y nagagalak. Kasi sa oras nito, pinagpapala ako ng Panginoon. Matindi po ang pinagdaanan natin ngayon 2020. Pero matindi rin po ang paghipo ng Diyos sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking puso. Kaya umaapaw po ang tagumpay. Maraming pagsubok. But praise God, hindi siya simpleng guro. Hinawakan niya ang aking buhay. Hinipo niya aking puso. Hinipo niya akong isipan. At ngayon po mga kapatid, tuloy-tuloy po ang paggabay at pagpapala ng Diyos sa akin buhay. Kaya ewan ko sa inyo mga kapatid, ako nagpapasalamat ako. Kaya ako o sa iyo magpasalamat ka na rin dahil hinihipo ka ng Diyos sa oras na ito. God touched and transformed us, and when He found us, He didn't leave us but took us in a journey, and He is still touching people today. Yes, mga kapatid, nung hinawakan niya tayo, hindi lang niya tayo hinawakan, binago niya tayo. At nung natagpuan niya tayo, hindi niya tayo iniwan, inakay niya tayo. At hanggang ngayon, nasa trabaho pa rin Jesus ang paghawak sa iyo. Tingnan natin yung verse, mga kapatid. Ano sinabi sa verse 23? Inakay ni Jesus ang bulag labas ng Bethsaida. Napansin niyo, hindi niya agad pinagaling. Nung humingi ng tulong yung mga tao na pagalingin, ang ginawa niya, inilabas niya. Weird, di ba? Hindi niya agad pinagaling, mga kapatid, kundi inilabas niya. Kasi nga, when God found you, if God found you, He will bring you into a journey sa isang paglalakbay, mga kapatid. And not only that, mga kapatid, hindi ko alam kung anong meron talaga doon sa village na yun, kung bakit inalis siya doon. Pero isang nakita ko na napakalaga sa Diyos, mga kapatid, alam niyo kung ano? Environment o kapaligiran. Meaning, mga kapatid, karamihan sa ating ngayon, hindi makamove forward o nag-grow sa ating pananampalataya kasi nananatili tayo sa isang environment na hindi naman tayo nag-grow. Aminin o aminin, kayo na po nakakaalam niyan, mga kapatid. Yes, that's true. Kayo lang po nakakaalam niyan. Kayo din po makakasagot niyan, hindi po ako. But a lot of us stays in a bad environment, in a toxic environment na hindi nakakatulong sa inyong paglago. Ano ibig sabihin nun? Meaning maling tao, maling lugar, maling kaibigan, maling kinakasama, maling bisyo, maling laro, maling palabas, maling kanta, maling libro, maling idolo, at yung kanina ko pang sinasabi, maling panukat. Amen po ba? Lahat tayo mga kapatid, biktima niyan. Kaya mga kapatid, ang unang gagawin ng Lord, bago kanyang pagalingin, ialis doon sa environment na hindi nakakabuti sa iyo. Praise God, praise God, praise God, mga kapatid. At tingnan natin yung next verse na nangyari, no? Patunay din ito na, mga kapatid, no? Patunay din ito na si Jesus ay dadalhin ka sa isang journey, tama? O paglalakbay bago kanya pagalingin o bago siya gumawa ng himala. Yung pagdala ni Jesus palabas sa village doon sa bulag, journey 'yun. Mga kapatid, bulag ka. So aakayin ka. And right now, do you believe, mga kapatid, a lot of us right now are blind? Yes. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa kinabukasan. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari mamaya. Lalo na ngayong pandemic. It's not easy to know what will happen in the future. We're like blind. But praise God! May isang Diyos na aakay sa atin! Praise God, mga kapatid. Baka nagagalak sa mensahe yun. May isang Diyos na aakay sa atin. May isang Diyos na mag-aakay sa atin palayo doon sa bagay o environment o lugar na nakakasira sa iyo. Amen? Gusto mo na kaya mga kapatid, gusto mo na bigyan ni Jesus ng spiritual na paningin ang bulag bago niya bigyan ng physical na paningin. Gusto mo nang bigyan ni Jesus ng spiritual na paningin ang bulag bago ang physical na paningin. Bakit? Because it is better to be blind walking with Jesus than being able to see but walk alone. Ulitin ko, mas mabuti pang lumakad ng bulag na kasama si Jesus kaysa lumakad ng may nakikita pero hindi kasama ang Diyos o mag-isa.
Ibig sabihin, mga kapatid, Jesus is establishing faith in this blind man's life. Ibig sabihin, nag-establish ng pananampalataya ang Diyos dito sa bulag na to. Kaya, tinuturo sa kanya na anak, halika, akayin kita. Lumakad tayo, not by sight, but by faith. Not by sight, but by faith. Grabe, no? Naalala nyo ba yung mga verse na yun? Hebrews 11:1. Ngayon, ang pananampalataya daw, ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. So yun ang pananampalataya. Bulag ka, di mo nakita, pero naniniwala ka. May katunayan ka, may kapanatagan ka, may katiyakan ka sa mga bagay na inaasahan mo at di mo nakikita. Ang tawag dyan, pananampalataya. Ito pang verse, 2 Corinthians 5:7. Ito ay sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Diba? Ayun ang simbolo ng paglakad. Inakay muna ng Diyos, inalis muna ng Diyos. Kaya napansin nyo, ba't parang sa panahon ngayon, parang sa taong 2020, parang inalayo tayo, inalis tayo ng Diyos sa Bethsaida. Nilagay tayo sa bahay. Hindi natin, mga kapatid. Ha? Hindi ba't parang ngayon taong ito, inalis tayo ng Diyos sa Bethsaida. Yung bagay na lagi mong ginagawa, yung lugar na lagi mong pinupuntahan, yung mga kaibigan na lagi mong sinasamahan, yung madalas na ginagawa mo araw-araw, inalis ka ng Diyos doon. And that's how God works. Inaalis tayo. Inaakay tayo kasi bulag tayo. At pag bulag tayo, magpaakay ka. Kasi ang gustong ituro ng Diyos, you walk by faith, not by sight. You walk by faith and not by sight. Ngayon, bakit kailangan ng pananampalataya? Kasi hindi lang para gumaling ka o umalis ang sakit sa'yo. Pero it is far more important than that, mga kapatid. Ang reason kaya gusto kanyang bigyan ng pananampalataya, mga kapatid, dahil kailangan mo ng faith para makasunod kay Jesus. Ulitin ko, kailangan mo ng pananampalataya para makasunod kay Jesus. In short, you don't need physical sight, but you need faith sight to follow Jesus. You need faith sight to follow Jesus. Ulitin ko, kailangan mo ng faith sight para makasunod kay Jesus. Hindi mo kailangan ng physical sight. Ang kailangan mo lang, magtiwala, magpaakay, sumunod sa ng may pananampalataya. Alam niyo, isa sa mga natutunan ko, mga kapatid, itong pandemic na ito sa pagkawala ng anak namin ay ang katotohanan na malalim at na ang mga malalalim at intimate na pagkilos ng Diyos sa ating buhay hindi nangyayari o hindi nagaganap sa harap ng maraming tao kundi in your alone time with God. Diba? Kaya nga dinala niya yung bulag palayo sa village o palayo sa bayan, palayo sa Bethsaida bago pinagaling . Bakit? Ano tingin niyo? Ito, na-realize ko. Kasi gusto kang masolo ng Diyos. Ulitin ko, kapatid, gusto kang masolo ng Diyos. Gusto kang masolo ng Diyos. Kaya alam nyo, mga kapatid, when that experience happened to us, that devastating loss of our daughter, isa lang ang naalala ko, I really had a very alone time with God, a very intimate time with God, a very prayerful time with God. And you know what I realized? Victories happened alone with God. Miracles happened alone with God. It cannot happen sa maraming tao. No. Yun ang gusto natin. Ang grande, phenomenal, supernatural. No. It will happen in your alone time with God. Kaya nga inilayo niya. Inilabas niya muna sa Bethsaida, sa village. Bakit? Kasi gusto kanyang masolo. Gusto tayong masolo ng Diyos, mga kapatid. Hindi kaya ang dahilan kung bakit maraming inaalis ang Diyos sa ating buhay ngayon, para lamang masolo ka niya. Oh Lord! Hindi kaya ngayon maraming inalis ang Diyos para lang masolo ka niya? Para masabi niya, tama na muna yan, guys. Sa akin muna. Tayo muna ngayon. Hindi pa kayo nagagalak na gano'n, mga kapatid? Na sa oras na ito, mga kapatid, ang Diyos na mga Diyos, hari na mga hari, gusto kang masolo. Woohoo! Gusto kang masolo ng Diyos. Tandaan, mga kapatid, magkaiba ang being around with God than being alone with God. Hello. Iba po ang being around with God's people than being alone with God himself. Kasi pwedeng akala mo mainit ka sa Lord ngayon dahil galing ka sa church, nagpagamit ka, pero pag dumating na yung pagsubok sa buhay, nawawala ka na. Bakit?
Dahil ang totoo nun, hindi ka talaga mainit sa Lord. Na-feel mo lang yung init ng ibang kapatiran na kasama mo nun. Pero ikaw mismo walang faith na nagliliyab. So huwag ka lang makaramdam ng init sa iba. Huwag ka lang makaramdam ng init sa paligid mo. Ikaw din mismo, put some alone time. Maglaan ka ng mga alone time, yung mga oras na kayo lang ng Diyos, kasama ang Panginoon with God, at magpakainit ka sa Kanya. Hallelujah, mga kapatid. Kaya ito ang katotohanan. Faith comes by solitude. You know what is solitude? Alone time. Solitude is different from isolation. Di ba ngayon maraming ina-isolate pagka may sakit ka? Iba po yun. No? Solitude is different from isolation. Why? Isolation leads to loneliness while solitude leads to fulfillment. Understand that, church? Iba po ang isolation sa solitude in the Lord. Isolation leads to loneliness. Malulungkot ka dyan. Solitude leads to fulfillment. Fulfillment of God's plan for you. Remember, hindi ka mag-isa o malungkot pagkasama mo si Jesus. Amen? Pero di lang natin kailangan ng faith. Tuwing Sunday, tuwing Tuesday, tuwing Wednesday, no? Kasi kailangan mo ang faith pagbabagsak na ang mundo. Recently, saktong 25, mga kapatid, nasa Batangas po kami, nilindol po kami. Imagine, paano kung bumabagsak na ang mundo, wala ka pang pananampalataya. At alam nyo, marami nang nangyayari ngayong taon, di ko na kayang isa-isahin. Kaya sa oras, mga kapatid, na bumabagsak na ang mundo, pag nalaman mo may sakit ka, pag nalaman mo may mamamatay sa pamilya mo, pag nalaman mo mawawala na yung bagay na pinaka-importante sa'yo, dun mas kailangan mo ang pananampalataya. E paano ngayon, wala pang nangyari hindi maganda sa'yo? So aantayin mo pa. Aantayin mo pang may mangyaring hindi maganda sa'yo bago ka magkaroon ng pananampalataya. Kapatid, wag. Kaya ito ang tanong. Na-feel nyo rin ba na parang inilabas din tayo ng Diyos sa bedside ngayon? No? Diba? Tagal natin din nakabalik sa church, isolated sa bahay. Why? Kasi nga gusto ng Diyos, solitude. Why? Para mas lumalim ang ating pananampalataya. Kagaya ng ginawa ng Diyos dun sa bulag, kaya niya inakay para magtitingnan niya kung magtitiwala yung bulag habang nakakapit siya sa Diyos. Kasi pwedeng maraming kumapit sa iyo ngayon. Pwedeng maraming kumapit sa iyo ngayon, di ba? Pero di mo lang kung sino talagang kumakapit sa iyo. Baka dinadala ka nun sa kapahamakan. Kaya ang tanong, sino kanino ka nagpapaakay ngayon, kapatid? Sa jowa mo? Sa partner mo? Sa pamilya mo? Sa trabaho mo? Sa kaibigan mo? Sa tropa mo? Sa laro? Sa bisyo? Ano? No. Hindi ka kakain yan. Mamamala nga yan eh. Mamamatay yan. Heaven and earth will fade. Kasama dun yun sa earth. Mag-fade yan. But His words will remain. Ang Diyos hindi magbabago. Diba? Andiyan po ba tayo? Oo, mga kapatid, para din tayong bulag ngayon, ngayong taon, kasi di natin alam mangyari in the future, lalo na't may pandemic o crisis. Pero ito ang gusto kong makita nyo, mga kapatid. Are you ready? Ready na kayo, mga kapatid? We're all going to see something we haven't seen before. We're all going to see something we haven't seen before. Yes, I believe it will happen. Sa araw na lang naman yung taon 2020. I believe it will happen next year. I believe, if not next year, sa mga susunod na taon, we are going to see something we haven't seen before. Now, tingnan natin yung next, yung verse, yung part B ng verse 23. Pagdating nila sa labas, dinuruan niya ang mga mata ng bulag, pagkatapos ipinatong niya ang kamay niya sa bulag, at saka nagtanong, may nakikita ka na ba? Diba? Grabe, no? Di ba kayo nagulat dyan? Unang tanong, unang ginawa ng Diyos nung kinuha niya yung lalaki, yung bulag, anong ginawa? Paglabas, anong ginawa? Dinuruan. Diba? Kung ibang tao ka, bigla magpukulong, ba't ako dinuruan ito? O, tanong, sino ready magpadurana sa Diyos? Biro lang po. Pero ito gusto ko makita niyo, mga kapatid. Several times sa Bible, marami po siyang pinagaling na bulag. Pero iba't ibang paraan. Tama po ba? Hindi pare-parehas. What if itong bulag na ito, narinig niya na meron siyang bulag na pinagaling in instant? Iba nga, hindi hinawakan eh. Iba nga, tinitigan lang, nagsalita lang, gumaling eh. Pero ito, bakit nilabas pa muna, nilayo pa muna, hindi kagad pinagaling, no? What if itong bulag na to, nagdududa na? Hindi na naniniwala. Kaya ang gusto talagang i-develop sa kanya, pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, unti-unti siyang pinagaling. Di kaya mga kapatid, disappointed siya kasi hindi kagad siya gumaling, no? Kasi nga ang gustong ituro ng Lord, hindi phenomenal, hindi supernatural, unti-unti. Baka meron din sa atin ngayon ganun mga kapatid. Disappointed sa Diyos kasi kinocompare natin ang ating sarili sa iba.
Baka nasasabi natin bakit sila nag-grow at namamayagpag, pero ako hindi. Yung totoo, sure ka? Hindi ka na mag-grow? Baka kasi mga kapatid, ang nakikita mo sa kanila ay yung mga linya o guhit sa pader. Pero mga kapatid, hindi mo nakita yung proseso. Hindi mo nakita nung time na sila ay unti-unting lumalago, unti-unting nag-i-struggle din, no? Hello, andiyan po ba tayo? Baka hindi natin nakita na unti-unti din sila nag-struggle bago nila nasulat yung guhit na yun. Amen? Ikinukumpara mo ngayon ang kabagalan mo sa mabilis nila. Kaya nadi-discourage ka. Kaya ito yung tinanong sa kanya. Nakita mo ba? May nakikita ka na ba? Ano ang spiritual meaning nito, mga kapatid? Napaka-importante sa Panginoon ang spiritual eyesight. Napakahalaga niya. Remember this, mga kapatid. Tandaan natin ito. Faith is the absence of sense. Yes. Faith does not make sense. Diba? It does not make sense. No, hindi talaga make sense ang ginagawa ng Diyos. So kaya nagbibigay ng vision ang Diyos, spiritual vision, because it gets pain, a purpose, and also direction to our lives. Right now, it doesn't make sense bakit namatay ang aming anak. It doesn't make sense kung bakit nagka-pandemic. It doesn't make sense kung bakit marami nangyari, lumindol, ganyan, keme-keme, ang dami nangyari, nagkasakit ako, marami namatay sa amin, may nagkasakit ang magulang ko, nagkaroon ng problema sa aming pamilya. It doesn't really make sense because faith does not make sense. Kaya ang gusto niya is spiritual vision. Not only physical vision. Kasi bakit? It gets pain a purpose. Nagkakaroon ng kahulugan o purpose ang sakit at nagbibigay direksyon sa ating buhay. Now what happened? Verse 24, tumingala ang lalaki at sinabi, nakakikita na po ako ng mga tao, pero para sila mga punong kahin na lumalakad. Nagtanong ako, no? Natanong niyo na ba mga kapatid, bakit kaya puno? No, nakita ko, bakit kaya puno nakita niya? Napaisip ako mga kapatid, pero isa ang pinakamalapit na paliwanag. Hindi pa talaga malinaw ang nakikita niya. Malabo pa. Amen? Hindi pa agad siya gumaling. Meaning, gradual. Unti-unti, little by little, pinapagaling siya ng Diyos. Which is, I think, we see the sense on how God works on us. Ganito rin kumikilos on her. Why? Kasi mga kapatid, tanong, okay na ba sa atin yung kaunti-unting himala na natatamasa mo, then tatalikod ka na? O gusto mo buong himala? Anong gusto mo? Yung kaunti lang o yung buong pagbabago? Anong gusto mo? Buong pagbabago? O kaunting pagbabago? Buong paglago o kaunting paglago? Buong pagpapala o kaunting pagpapala? Ewan ko sa inyo mga kapatid, pero kung gusto ko buo. Buong tagumpay, buong pagpapala, buong kasaganaan, hindi ilang isang parte ng buhay ang matagumpay, lapat buo. At ganun gumawa ang Lord. For now, binibigyan siya ng taste of a miracle. E paano kung after niyan mga kapatid, nung nakakita na siya ng parang puno, umalis na siya. Nag-enjoy-enjoy na siya. E di hindi niya naranasan ng tunay na paningin. Hindi niya naranasan ang tunay na pagkakita. Kaya mga kapatid, God is teaching us of faith, growing faith, little by little. Tanong, no, mga kapatid, o hindi pala tanong, ang ginagawa ng Diyos, He lets you see miracles little by little so that you can continue to grow and have this journey with Him throughout your lifetime. Amen? Kaya anong nangyari sa next verse? Kaya muling ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa mata ng bulag pagkatapos tumingin ulit ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Hallelujah. Sa verse sa English, mga kapatid, ang sabi diyan, once more Jesus put his hands on the man's eye. Sa English, once more. Pwede mo bang purihin ang God of once more? Pwede mo bang purihin ang isang Diyos once more? Pwede mo bang purihin ang Diyos ng isa pang pagkakataon? Pwede mo bang purihin ang Diyos na nagbibigay palagi ng isang pagkakataon? No, mga kapatid. Can we just praise the God of once more? Can we just praise and worship and serve and love and have passion to God once more? No? Can you accept God's promises again once more? Kasi yun ang binibigay ng Lord. Once more. Muling pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Hindi nyo nakita yun, mga kapatid. And this year, bago matapos ang taon, God is giving us muling pagkakataon. Isa pang pagkakataon. Once more. Another chance. Another beginning. Another start. Another fresh start, mga kapatid. Kaya muling ipinapatong ng Diyos ang kanyang kamay sa ating buhay. And then what happened? Pagkatapos tumingin ulit ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Immediately, mga kapatid, pagkapatong muli ng Diyos ng kanyang kamay sa mata ng bulag, nakakita na siya. Ibig sabihin, God is a God
of restoration. Jesus' mission is restoration. And God wants us to God wants to restore us this 2020 bago pumasok ang 2021. Naalala ko ilang beses mga kapatid sa iba't ibang sasakyan namin mga kapatid, napapansin ko kahit sa ibang sasakyan ng mga tao, kapitbahay, kaibigan ko, nakikita ko bakit may tubig. Naranasan niyo na ba 'yon? Bakit may tubig ang ilaw ng sasakyan? Nakakapagtaka no. Nakikita niyo na ba minsan? Natataka ako bakit kaya may tubig ang ilaw ng sasakyan, no? Lagi nilang sagot, no, whether mekaniko o yung mga mahilig sa sasakyan, kasi daw may crack na yung salamin ng ilaw. Kaya pumapasok ang tubig. Nakaka-amaze lang mga kapatid kung paano ang isang maliit na crack pwedeng magpatubig sa ilaw. Nakaka-amaze din mga kapatid kung paano isang maliit na lamat sa puso mo ay pwedeng magpalayo sa'yo sa Diyos. Kaya mga kapatid sa gabing ito, let God restore you today. Tonight before we end this year or tomorrow or right now, hindi na bukas, ngayon na agad. Let God restore you today. Before ending this year, restore the joy of your salvation. Same with Jesus and the blind man. Pares ng kay Jesus at yung bulag. God did not just restore his physical eyesight, but also spiritual eyesight or vision. Gaano kahalaga yon? Tignan natin ang sinasabi ni Solomon sa kanyang sinulat sa Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lahat ng gumikilos gumagawa sa iyong buhay, nang gagaling sa puso. Everything you do flows from you. Everything na yan, ha? Kaya aayusin ang puso. Amen? So it's funny how God works slowly, little by little. Pero that's how the devil works too. Unti-unti ka na din niyang sinisira. Pero don't let the crack kills you. But let Jesus restore you and give your eyesight back. Ano nangyari sa dulo? Ito matindi. Bago siya pinauwi ni Jesus, binilinan siya, huwag ka nang bumalik sa Bethsaida. Bago matapos ang taong ito, nagpapa-restore ka sa Diyos, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Huwag ka nang bumalik sa dati mong kalalagayan. Huwag ka nang bumalik sa dati mong naranasan. Huwag ka nang bumalik sa Bethsaida. So last, mga kapatid, again, follow Him day by day, moment by moment, little by little. I know you're growing a little bit. It is gradual. But where you are headed is better where you have been. How do you build your faith, your family, your dream, your vision? Little by little. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa oras na ito, mga kapatid? Sige po, palakpak sa Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Kasi mga kapatid, God is really teaching us tonight. He is teaching us that we need to follow Him day by day, moment by moment, little by little, one step at a time. Oh, you're growing a little bit. You're growing little by little, gradually. But kung saan ka papunta, mas maganda yung pupuntan kesa sa pinanggalingan. How do you build your vision, mga kapatid? Your faith, your family, your dreams, your life? Little by little. God, that's how God works. He build us this faith para magtiwala tayo sa Kanya. Papasok tayo ngayong taon, bulak, hindi natin nakikita. Magpaakay ka. Magpaakay ka sa Diyos sa oras na. Sige po, magpaakay ka. Magpaakay ka kasi hindi madali. Hindi po madali ang ating mararanasan sa taon. Hindi madali, mga kapatid, na mag-isa. We need Jesus right now. We need Him. We need Jesus. We cannot do it alone. Magpaakay ka. And habang nagpapaakay ka, magtiwala ka. Kumapit ka. Lumapit ka. Hanapin mo siya. At habang ikay naglalakad, mas lalo mong makilala ang Diyos. At kung unti-unti nang nakakakita ng liwanag, huwag kang tumigil doon. Antayin mo hanggang buo mong makita ang reason kung bakit nangyari ang lahat ng bagay na ito. Hallelujah. Pwede po tayo pumalakpak sa oras. Right now, church, God is teaching us, whatever happened this year, you may not understand it right now, but blindly, just keep on walking.
blindly just keep holding His hand. And as God heals you, as God brings you up, have faith. Build your faith more and more. Because God is working in you, little by little. Let me pray for you tonight, church. I want to pray to someone right now. There's a lot of prayer requests. We did that yesterday sa ating online Zoom fellowship. That's our prayer time, our prayer warriors too, our online Zoom fellowship. You can join us every Tuesday. But right now, I want to pray for you. I know everyone is struggling right now. It's not easy. Some of you are scared. Takot tayo. Ano ba mangyari next year? Some of you are still scared. What will happen to my family? What will happen to my parents? To my mother? To my brother? To my sister? To my father? To my family? Sa work ko? Sa pangarap ko? Sa kalusugan ko? All of us are scared. But little by little, blindly, you don't see it. Blindly, just hold on God's hand. Magpaakay ka. Umalis ka dun sa lugar, sa toxic na lugar na yan. Get out of that environment. It's not good for you. Go to a new environment right now. That environment that builds faith. That environment that builds joy. Be part of this family. Be part of the process. And you'll see God will work a lot of things in your life. Let's pray. Lord, we thank you. Kasi alam kong kumikilos ka pa sa iglesyang ito. I know you're not yet done. You're still working in us. You're still doing great things in us. Thank you, Lord, kasi bago matapos ang taong ito, inaalalahanan mo kami. That you're working in us little by little. Itong taong ito, marami siguro, maaaring marami sa amin, nalayo sa paningin sa inyo dahil sa maraming pangyayari. But praise God, Lord, you're bringing us back to you little by little. You're bringing that fire again little by little. You're saving us again. You're reaching out to us again little by little. Thank you, Lord. Thank you so much. And I know you're blessing and using this church little by little. And I know next year, paglaban namin sa taong yon, lalaban din kami little by little, moment by moment, day by day, one step at a time. Salamat, Lord. And thank you, Lord, dahil inalis mo kami dun sa hindi magandang environment. Inalis mo kami dun sa bagay na nakakasira na sa amin. And you're bringing us, Lord, from glory to glory, from faith to faith. Thank you, Lord, dahil patuloy mong ginagamit ang iglesyang ito, ang ministry nito, to reach out more people, to bless more people, to bless more souls. Lord, don't stop working in us, especially next year. Bless more people through us, through this ministry. Reach out more people right now. Encourage people right now. Right now, people are lost. People are lost their hope. People doesn't have goals, doesn't have the desire already, doesn't have the excitement, Lord. Bring them back, Lord. Little by little, ibalik mo yung excitement, yung joy, yung passion, yung fire, yung desire na magsimula ng taon ng maayos at masaya. Little by little, Lord, work in them. Reveal to them your purpose and your plans. Salamat, Panginoon. Alam ko hindi ka patapos. I know you're working in us day by day. Bless this church, Lord. Patuloy na. Bless mo ang mga tao ngayon na nag-struggle. Those who need healing right now, you know them, Lord. All of them, heal them right now. Those who are still affected by this pandemic, physically, socially, financially, heal them, Lord. Encourage them. Comfort them. Lord, yung mga tao na matayan ng mahal sa buhay, nagkaroon ng karamdaman, Lord, please comfort them. Hug them right now. Let them feel your love right now, wherever they are, whoever they are. Bless niyo po ang aming pastor, ang aming mga leaders, lahat ng aming mga gawain, aming outreaches across the world, Lord. Online, Panginoon, pati sa pinakabago naming miyembro, Panginoon, bless niyo sila. Sa mga nakikibahagi sa amin, bless niyo sila. Any unanswered or any unheard prayer, any unspoken prayer request, Lord, ikaw na pong bahala. Forgive them and lift them up. Salamat, Lord, lang kung gumagabay at kumikilos ka. Continue to bless this church and as we end this year, we lift them up to you. Salamat, Lord. We give you glory. We give you honor and praise. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Let us all say, Amen. Hallelujah. Wala po papalakpak sa Lord's office na ito. Sige po, palakpak tayo dyan. Sa chat, come on. Just give your clap offering, your worship, your praise. Because He deserves it. He deserves it. This because God is changing us from glory to glory. And by faith to faith, mga kapatid. And before we end this, mga kapatid, I want you to
join us right now in singing this song, a very good song, a Tagalog song, mga kapatid, na patunay paalala kung paano tayo binabago ng Diyos araw-araw. Paalala ko lang, makita tayo this coming Sunday, 10 a.m., our first Sunday service this year 2021. And we ended this year faithfully fighting, mga kapatid, again, nasa gawain ng Panginoon. I hope you have a great year-end, mga kapatid. Pag-ingat po tayo bukas sa mga paputok na yan. Mag-stay at home, wash your hands, alcohol, no, and social distancing, mga kapatid. Ang importante, patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon. God bless, mga kapatid. Enjoy your evening. Enjoy the rest of the weekend. Enjoy your long weekend. Enjoy your night. Enjoy the coming year. And I declare blessings upon your life this coming 2021. God bless, mga kapatid. Ingat. Bye-bye.